Ayan, ako kumana natin si Mami pala. Magluno to siya ng ano, chapsoy. Yan. So, sabi na. Yan, continuation yung ano, kanina. Ito, luto ko na si Mami ng chapsoy. Ito, nakita nyo sa likod. Ano ulit? Ayan, oh yun. Oh, nandun yung antena, yun! Oh, nakita nyo rin, oh. Yun, oh, yung antena. So, yan, sa ano, yung dalawang antena lang yun. So, yan. Balik natin ulit. Yan ang likod namin. May bundok, no? Nandun yung antena ng ano, yung cell site. Yan, dalawa. Dalawa lang. So, ito. Balik tayo kay Mami. Ayun, nagpiprepare na siya. Hi, ulit. Ito, may sandok talaga yung pinakana. So, ito, ikukontinue nga natin yung luto natin na gulay. Kasi, ang ginagawa ko, minsan, pag tayo yung ano ko, kasi, ang nakakatamad magluto ng kukonte, kaya normally yan, ganyan na yan. So, nakalagay na yan siya sa mga containers na ito, lalagay ko sa ref. Para may pagkain na dito si Daddy. At saka yun nga, kasi kailangan meron laging vegetables, so talaga hindi nawawala yan. Kung hindi yung saluyot, yung molokiya ni Daddy, yan, yung mga chop suey or anything, na basta meron siyang gulay, may kampong pa nga din sa ref action. So, kung ano yung maluto namin, yun na, pacham. Pag si Mami nagluto, pacham lang naman ako actually. So, sinalang ko na kanina itong water kasi ang style ko magluto ng chapsuy, hindi na yung kagaya ng dati na pinili sa isa na ito. Ngayon na ginagawa ko, since ang advice nga sa amin ng aming doctor is hanggat maaari, yun nga, especially yung broccoli, kung pwede yung hilaw lang. Kaso, magaganda pa yung mga bagang namin ni Daddy. Siyempre, hindi na tayo bumabata, kaya hindi pwedeng ganyan katika. So, kailangan i-blanch ni Manny. At saka, para ma-wash out din kung may mga chemicals, ganyan. So, mahugasan siya. So, like I said, nagpapakulo na ako ng water. Ito, okay na siya. Ayan. So, ang gagawin ko dyan is para magkaroon na ng lasang konti yung ating gulay, lalagyan ko na siya ng konting asin. Konti lang para hindi naman matabang yung gulay. Yan. Tapos, para din hindi ma, ano yun, my love? Ma-overcook yung ating gulay, nilalagyan ko rin siya ng suka. Yan. At ano saka, yan? Pang-preserve ng, ano yan? Pagka-green. Oo, yung pagka-green ng gulay. So, makikita niyo yan mamaya kapag ka-blinage ko na yun. Ano. So, unahin ko muna yung ito, yung mga medyo matigas. Oh, yun. Matigas. Talaga ba naman? Napunta na sa matigas. So, ayan. Itatambo ko lang siya lahat yan. So, ayan. Hahaluin ko lang siya ganyan. Tapos, antayin kong konti. So, kita mo, yung carrots, kumbaga sa ano, lalong tumitingkad yung color niya. So, kanina, kumukulo na siya. Ayan, hayaan ko lang siyang ganyan sandali. Ito. So, mabilis lang yan lutuin, basta na i-prepare na yung gulay, yung mga ricado. Mabilis lang yan. Nanginiti si Daddy, sa iba blanch para din ma-preserve natin yung mga ibang vitamins na nandiyan sa gulay kasi pag na-overcook siya parang somehow yung vitamins na dapat nandoon nawawala siya. So yeah. So tama na yan. Kukunin ko lang siya ng ganito para mag-drain din yung water. Ganun pala yun. Ngayon, nakakuha tayo ng ibang technique kay Mami naman. Mm-hmm. Kaya pala. Siyempre, all I want is healthy for my two baby.
isang baby damulag at saka isang baby nagdadamulag. Gani pinapatigas. Ano ba ang pinapatigas yan? Hindi. Ano to? Yung parang pinipreserve mo yung vitamins niya. Diba? Pinapatigas. Oo. Ano? Umuusok-usok. Ha? So, parang mag-cook lang. Ano yan? Kumbaga sa akin, kaya hinango ko na siya kasi habang mainit pa siyang ganyan, mag-cook pa rin siya slowly. Kasi pag inano ko siya na mas luto pa dyan ng konti, wala na. Mamaya overcooked siya. So, sort of din, parang ang mangyari, although nakugasan na ni Daddy itong gulay kanina, parang another hugas ito. Diba? Look at the color. Maganda, diba? So, na-preserve siya. Okay. So, diyan ka muna. And then, yung aking... Teka, tanggalin ko lab yung ano niya, yung tubig. Ay, teka. Pag-ano kasi yung parang mga buo-buo niya mamaya. Ito na lang muna. So then, yung repolyo. Yan. Pag titignan mo, ang dami yan. Natatlo lang kami kumakain. Pero, yan nga. Kasi pagka, ano, iinitin lang sa microwave. Para everyday, any time of the day, merong parang dose of vegetables si Daddy, tsaka si Baby. Although, actually, si Baby recently, unlike nung mas maliit-liit pa siya, talagang grabe siya kumain ng gulay ngayon. I think ganun ata talagang stages ng paglaki ng bata. Meron silang time na parang nasusuya sila sa gulay. Pero we still try na mapakain siya kahit paano. Yan nga, gaganito din namin. Or sa salad, ayun, mahilig siya doon. Papakain namin siya. Gustong-gusto niya ang lettuce. Dati gusto niya yung spinach, ngayon parang medyo naiiba ang lasa sa kanya. So, ayan, olab sa. So, kita mo diba kakatanggal, kakabuhos ko lang sa kanya. O, ayan na siya olab. So, ito na yun. Ayan, ganyan lang din. Ayan. Galing talaga ni Daddy. So, yan, pagkasama-samahin ko na siya ganyan. Kasi mamaya, pagka sinutay na natin siya, isang buhos na lang yan siya. Sama-sama na siya. So, ang paniwala ko, kung mapapansin nyo pag kumain kayo sa mga Chinese restaurant, di ba ang ganda ng kulay ng mga vegetable nila na parang sariwang-sariwa ang ano. Ang feeling ko ganito ang ginagawa nila. Kasi nga napipreserve yung kulay. Oh, yung pinagsasawsawan nila, alam mo ano? Ano? Yung sabaw na ginagamit din nila. Oo. Kaya yung sabaw nagkakaroon lalo ng flavor pa. Na ganun. Sa ano ah? Sa tingin ko lang ah. Kasi kumukulo continuous yun eh. Oo. So isa tambog lang doon. Oo. Saka nila, ano, honey. Hanguin. Like, kagaya nito nila ito, diba? Kaya may pantambog sila, diba? Yung may nabibili. Yung parang, salaan na salaan, malalim. Oo, oh, yun. Ang gamit ng mga yan. Tatambog lang doon. Habang nagsusuti sila ng, ano, bawang sibuyas. Uh-huh. Tapos, saka, yan. Nakatambog doon. Tapos, yan, ano, and then, yung ating broccoli. Tignan mo yung itsura ng broccoli. Ay, no. Buti na lang dyan nag-shoot. Ayan. So, see? Tignan mo yung color niya. Parang meron akong nakita ng isa. See? So, yan.
i-ano na ni Mami. So, si Mami talaga, oh. Ang galing ni Mami. So, ayun lang. Walang 1 minute yung pagtambog ko sa kanya. Kasi hindi mo pwedeng i-overcook lalo na itong broccoli. Kasi sweet. Yan, yung pagkainan mo na yan, paluluto pa rin yan. Hindi basta-basta, ano. So, sipi naman yung color niya. Ang ganda, di ba? So, yun din, oh. Tingnan yes. Nyo yan. Wow! Pinapawis-pawisan. Oh, yan ang maganda. Oh. Ayan na naman yung mga gusto ni Daddy, ano ko yun, pinapawisan. Pinapawisan. Tapos naman yung sasabihin niya, asin. Asin? Kasi hanggang ngayon, maasim pa rin sila. Oh, may asim pa rin, hindi maasim. May asim pa rin. Oh. Hindi nawawala yung asim. Oh, talagang, Mami. Ano to? Talagang andyan pa rin. Binabalik pa rin. Kilig. Ay, nako, mayroon ng maangat-angat. Binabalik-balikan yung maangat-angat. Hindi, itong may hawak-hawak ako dito ng maangat. Ay po yung camera, iangat yung konti. Yan, ganyan. Kapit ka, isasalin ko ngayon to. Kasi, kapit ka, parang gusto ko lang yung i-blanch ko dito. Ano pangalan nito? Mushroom. Kasi kan siya, minsan meron siyang parang amoy na, alam niyo yung parang earthy ang amoy niya, eh baka magkaroon ng aftertaste. So, yeah, parang babalawan ko lang si Jan. Kasi may sulpa na yan. So, see, ang ating vegetable, tinan mo. Look at that. Oh, ang kulay niya maganda pa rin. Pagka ginanong niya siya, oops. Yan, see? Ganda pa rin ang kulay niya. Kasi ito, green pa rin. Kunin ko ito. Tapos, ang isasal natin dito yung malalaking hipon kanina. Kasi diba dalawa yung hipon na ginamit natin. Isang yung medium size. Tapos yan yung medyo mas large ng konti. Meron pa kami isa dyan na hipon. Yun yung mas malalaki. Parang mga suko ba ang size ng nila? Ganito ba kalaki? Ha? Tingnan mo oh. Ganito ba kalaki? Wow. Ganito ba kalaki o malaki ito? Kaysa doon? Bakit yung tawa mo eh? Ano? Buti tulog, buti tulog yung bata, kaya ito may panahon na tayo ngayon. Ikaw ka, slowly loves. Ayan. So, tinatanong ko kung... excuse. Ayan na. Chopsuey ni Mami, hindi siya yung typical na merong parang sauce na yung malapot-lapot. So, actually parang dry lang siya eh. Kasi nga, pag nilagyan ko siya ng sauce, nagiging soggy yung gulay. So, kaya ang ginawa natin, yan niya, blanch na natin siya, inasinan na natin, tsaka may konting suka para magkaroon na ng flavor yung gulay. So, ngayon ang gagawin na lang natin is isasauté natin siya sa sibuyas bawang. Ano to? Kasi yun, lalagyan ko lang siya ng ganito, oyster sauce. Koya siguro hindi na. Parang naubos sa ata yung aking ano? Yung aking mag-imagine. Naubos na lang. So, oops. Olive oil yung gamitin ko kasi mga gulay siya. Ewan ko, parang mas feel ko lang siyang ganyan. So, alam na. Konti. Tapos.
tayo. Ay! Dadalawa kasi yun ang pag ano kaninas. Hindi mo na ako napagtabihan. Hindi dalawang ano siya, di ba? Yung isa nandun sa Tagaya, isa nandun sa ano. Oh. So akala ko, yun na yung para sahog. Ay, tika, masusunog na. Yung sahog ng ano ko. Anong sahog ng ano? Hindi, kasi yung, di ba yung sahog ng pancit? Oh. Kasama yung manok. Oh. Tapos yung isa nakahiwalay para dun sa adobo. Oh. Walang nakahiwalay para dito. Nakita mo na naman. Kasi, ay, namayi. So anyway, nagluluto din naman ako ng ganito, yung ganito lang, wala siyang kasamang kasay. Pwede lang din naman. So ayan. Tapos, yan, basta natapos na ako, balik ko na yung mga gamit niya. Tumatalon sa ang hipon. So, bali ang lulutuin na lang natin dito yung hipon talaga. Kasi nga yung gulay natin is okay na. Alala ko sa Pilipinas nun. So, di ba wala naman masyadong nabibira nun na ano, yung naka ganito na na hipo, di ba buo-buo yung panabili. Yung ulo, di ba dinidik-dik pa yan, tapos sinasabawan daw para magkaroon ng sauce. Yan. Tapos yung ganito, minsan gumagawa din kami ni Daddy na ano to, yung merong head nito, inaano lang, yung parang ginigrate ko lang siya over stovetop. Tapos black color pa siya. Kaya halos ayaw ko painin. Bakit yung black painin na inyo? Ha? Black pepper? Yung pala, hindi, wala yun. Like I said kanina, wala akong nabili yung pepper. Kaya wala yan siya ibang color na nagpo-contrast doon sa base kung hindi yun lang carrots.
lang siya ng narinig ko meron pa siyang konting may konting pa siyang sauce. Patuloyin kong konti, then haluin ko pa one-one. That's it. So, yan ang version ni Mami ng shrimp chop suey. Next time for Daddy's request, magluluto tayo ng mixed seafood naman. The same ingredients siya. Parang the same lang. Except that, yun nga, medyo may sauce konti yun. Tapos meron siyang crabs. Meron siyang shrimp, fish. Iniisip ko tuloy anong ihahalo ang fish sa kanya. Na para... Actually, may salmon pa tayo yung salmon, diba? So, pwede yun. Maganda to, mahi. Or mahi. We'll see. So, sige, para medyo matigas-tigas. So, haluin pa natin siya one more time. Kasi nung yung mixed seafood na yan,
paborito namin kainin niya ni Daddy back days when we were still in Saudi Arabia. So, pag kumakain kami dun sa restaurant, sa Xiaoyi, shout out dun sa mga, kung nandiyan pa yung mga dating waiters and cook sa Xiaoyi restaurant sa Palad. Ayan. Hopefully, you guys are okay. Shout out sa inyo. At saka doon ko din natutunan yung appetizer na ginagawa. Ginagawa ko dati yung sa chili naman. So, ang aming baby ay nakatulog. Kaya kaming dalawa lang ni Daddy ang nag-vlog. So, here is it. Yan. Ang version ni Mami ng... So, kung makikita nyo, yung color ng gulay, buhay na buhay siya. Lagay mo dyan, maglagay ka dyan. Teka. Ayan, ito na yung luto ni Mami. Ayan. Ayan. Wow! Sariwang-sariwa. Ayan. So, ayan. Tapos na ang luto ni Mami na shrimp chop suey. So, saka tatlong putahe ako ito, today. Tatlong putahe ang nagawa ni Mami ngayon at saka dalawang vlog. Okay. So, yan. Halika, baby. Ikos mo na, dali. Don't forget. Ay? Okay. Bagong gising eh. Huwag kakalimutan. Daddy ang Nurse Adventure. Don't forget to subscribe, like, and share. Daddy ang Nurse Adventure. See you the next vlog.